Matindi po talaga ang tama ng habagat na yan sa lalawigan ng Cavite. Ngayon naman po sa bayan po ng Kawit, may ilang inanod ng baha doon pero mabuti't nakakapit sila sa puno. Doon na sila naghintay ng saklolo. Mula sa Kawit, nakatutok. Live din po ito si Trisha Safra. Trisha. Mike, buhat kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, hindi nagbago yung taas ng baha dito sa bayan ng Kawit sa Cavite na umabot sa 5 talampakan. Kitang-kita ang pagragasa ng tubig sa 3 metrong nasirang bahagi ng irrigation dam kaninang umaga sa Tanza, Cavite. Ayon kay Cavite Governor John Vicrimulya Jr., luma na raw kasi ang dam na mahigit 250 taon na mula nang itayo. 2 residente ang nasawi, isa pa ang nawawala matapos anurin ang kanilang mga bahay. Nagmistulang Water World ang bahaging ito ng Cavite. Ikinagulat naman daw ng mga taga-Kawit, Cavite ang hanggang 5 talampakang baha na nagpalubog sa maraming bahay. Rumaragasa ang tubig. Ang iba na nakalabas ng kanilang bahay, inanod sa mga puno at doon na kumapit at naghintay ng saklolo mula sa mga kapitbahay na may bangka. Ang magpinsang ito iyak ng iyak dahil sa takot. Habang nire-rescue raw kasi sila, nasira ang kanilang balsa at nahulog sa tubig. Medyo malakas po yung pressure sa ilalim Yung ano din, mahirap din po. Sa tabing kalsada, lumikas ang mga taga rito habang hinihintay bumaba ang tubig. Ang iba, hindi mapirmi at nagpapalakad-lakad sa bahang highway. Nag-iikot-ikot na lang. Anong hinahanap niyo? Ha? Anong hinahanap? Kaya pa ikot-ikot? Nag-ano kami ng ano, relief goods Wala akong makain na. Hindi naman makapagsaing na sa bahay. Aabutin na ho yung switch ng ilaw. Delikado, baka inabot. Siguradong maraming madadamay. Maliban sa mga truck, walang sasakyang makatawid sa Centennial Road ng Kawit. Ubod ng lalim ang mga tricycle, baka ng ano na. Kapatunayan ng tricycle yan, 3 na anod. Mataas po ang tubig doon, hindi po kayong truck namin. Na may mga parada na rin po sa sasakyan doon, hindi po makalusot. Kaya kami bumalik na. Kagabi pa raw rumagasa ang tubig dito. Hindi raw sukat akalain ng mga taga rito na aabot sa leeg ang tubig at hindi agad huhupa. Ngayon lang daw ito nangyari. Nangyari lang ito, gawin itong malaking porisyo sa amin ng pagkakagawa ng Cavitex na ito. Pag naulan, di kayo i-dispose yung tubig na nanggagaling dito sa amin. Sinira ng mga residente ang isang dirt road na pagmamayari raw ng Cavitex para raw rito padaanin ang tubig at humupa ang baha. Ayon kay Governor Remulla, ang bayan ng Noveleta ang pinaka-apektado ng baha, kaya nagpadala na ng rescue boat sa lugar. Sa litratong kuha ni Hugh Scooper Jiang Amparna, kitang abot dibdib ang lalim ng baha. Ang kanilang hapagkainan, lubog sa tubig. Mike, ayon kay Governor Remulla, hindi raw dahilan ng paggawa o ng pagbaha yung pagkakagawa ng Cavite Expressway. Pinag-aralan raw itong mabuti ng mga inhinyero at hindi ito hahayaang mangyari. Sadya raw malakas at marami yung bumuhos na ulan na sinabayan pa ng high tide, kaya naman sobrang tumaas yung pagbaha dito sa bayan ng Kawit sa Cavite. Samantala, nagsisimula naman na raw ngayon sa mga oras na ito ang relief operations, habang nagpapatuloy rin ang search operations and rescue doon sa mga napaulat na nawawala. May ipinapatupad ding mandatory brownout doon sa mga bayan na malapit sa dagat o yung mga coastal lines dahil doon mataas pa yung tubig at inaabot daw ng baha yung mga switch ng kanilang mga ilaw. Tinataya naman na nasa 10,000 pamilya ang naapektuhan dito sa lalawigan o hindi bababa sa 10,000 pamilya yung naapektuhan dito sa lalawigan at inilikas na. Samantala, bahagya naman na raw humupa yung baha sa General Trias, Noveleta, Cavite City at Imus. At tanging dito raw sa Kawit at sa bayan ng Rosario na nanatili pa rin mataas ang baha. Mike. Okay, dyan sa Kawit na Kamo, Trisha, at doon sa isang lugar pa kung saan nanatili yung taas na baha. Napapansin namin medyo umuulan-ulan pa rin dyan. Kamusta naging takbo ng panahon ngayong hapon dyan sa lugar na yan, lalo pa dun sa dalawang lugar na binanggit mo na hindi pa humuhupa yung baha, Trisha? Kawit, no? Mula kaninang umaga, nung dumating kami rito, bandang mga alas 8 o alas 9, umuulan, malakas, ihina siya, aambon, pero mamaya lalakas ulit. Hindi talaga humihinto yung pagbuhos ng tubig, Mike. Kaya yan nga raw ang isa sa dahilan kung bakit hirap humupa yung pagbaha. Lalo na raw dito sa Mekawit kasi medyo mababa na raw itong lugar na to at catch basin. Nung iba pang mga tubig na nandun pa sa mas matataas na bayan ng Cavite, Mike. Maraming salamat, Trisha Safra.